Hello guys! So, nandito tayo ngayon sa isang ATM machine and withdrawin natin yung naipon natin na pera dito. So, it's a good thing na meron tayong savings kasi meron tayong madudukod. So, withdraw ko na siya kasi may paggagamitan ako ng pera. So, by the way, yung ATM machine na to is katabi lang ng pinagtatrabuhan namin. So, hindi naman nakakatakot mag-withdraw kasi nasa loob lang naman ng company. So, ayan na nga siya. Parang pareho lang naman siya ng ATM sa Pinas. Pwede nyo rin siyang i-translate kung anong language nyo maintindihan. So, hindi naman siya mahirap. O, yan na nga guys, yung pera na winidraw ko. So, mamaya bibilangin natin yan kung magkano yung naipon natin na pera. So, ito na lahat guys, yung lahat ng naipon ko. For how many years? Ito na. So, good thing na meron tayong ipon and we have something to get. Diba? In the future, pag may mga plano kayo, pag meron kayong savings, meron kayong madudukot talaga. So, ayan na nga guys, yung total amount na na-save ko sa ilang taon din. So, yung naiwan na lang sa akin is yung resibo ng pagpapadala ko ng pera. So, yung total amount na naipon ko is 300,000 sa so, pinadala ko na sa kapatid ko kasi kailangan sa pagpapagawa ng bahay. So, ito na yung resibo ko. So, yung una, nagpadala ako ng 75,000 kasi yun lang yung total amount na pwede sa remittance center. So, ito siya. Kita nyo ba? 75,000. Yung may circle, yan yung amount. Then, the next month, nagpadala na naman ako ng 75,000 kasi kailangan na naman yung pera. So, ito na. Kita nyo ba? Yung may naka-circle. Yan. And then, nung last na naman, nagpadala na naman ako, ayan na, 150,000. Kasi sa banko pwede siya. So, yung total nyan is 300,000. So, this video is not intended to brag or anything but to help those people na hirap mag-ipon. Especially sa ating mga factory worker at mga overseas Filipino worker na nagtatrabaho sa ibang bansa. I know na mahirap yung trabaho natin and kailangan talaga nating mag-ipon kasi hindi naman permanente yung trabaho natin sa abroad. So yung mga tips na ibabahagi ko sa inyo ngayon is ito rin yung tips na in-apply ko sa sarili ko na nakaipon ako ng 300,000. Tip number 1, save first before you spend money. So, bakit mahalaga na mag-ipon muna bago gumastos? Kasi ang tendency once na nag-ipon na kayo ng pera is nasa-save, keep nyo na talaga yung ipon nyo. Ang tendency kasi, once nag-iinunan nyo munang gumastos is nagaganahan kayo, lalo pag maraming laman yung wallet nyo. Ang tendency is, gastos lang kayo ng gastos ng pera and wala na kayo natitirang pera para sa ipon nyo. Second tips natin is to prioritize your needs and before your wants. So, bakit mahalaga na prioritize muna natin yung mga needs natin is because pag inuna natin yung mga bagay na gusto natin is kung minsan wala na tayong matitira sa basic natin na pangangailangan and nag-tendency nyan is lumalapit na tayo sa Bombay or sa mga tao na pinagkakautangan natin ng pera, which is not good naman na i-deprive natin yung sarili natin sa mga basic natin na pangailangan. At tendency kapag umutang na tayo ng umutang is nagkakaroon ng interest at ang interest natin is lumalaki ng lumalaki habang hindi natin nababayaran ang utang natin. So yung third tips natin is iwasan nating sumunod sa uso. Kagaya niyan, may bagong labas ng iPhone, ang tendency is bibili kayo ng bagong iPhone and magkano yung presyo ng brand new na iPhone na yan is libo-libo yung amount yan. At kung convert pa natin yan sa Philippine money is magkano na yung conversion yan, libo-libo na yung amount na yan. So, lagi natin iisipin na mahirap yung trabaho natin sa abroad and kailangan natin mag-ipon para mabilis tayo na makauwi sa Philippines. So, yung next tip natin is yung delay gratification na tinatawag natin or self-control sa mga bagay na gusto natin. For example, may bagong labas ng iPhone ngayon. Sasabihin mo sa sarili mo na next month mo lang siya bibilhin or sa susunod na month. Ang tendency niyan is kung minsan is bababa na yung presyo ng item na bibilhin nyo or kung minsan mawawala na kayong gana na bilhin yung item na yun, which is good kasi bababa na yung presyo and mas marami pa kayong maiipon and makakatipid pa kayo sa presyo ng item na bibilhin nyo. So, our next tip natin is don't depend on single income. So, self-explanatory naman siya. So, kailangan mo lang gawin is dagdagan yung income mo lalo pag yung income mo is sapat lang
sa gastos mo. Kailangan mong magkaroon ng other racket para madagdagan yung income mo. But kailangan mo rin isipin yung sarili mo minsan na huwag lang yung trabaho ko ng trabaho at kung minsan napapabayaan mo na yung sarili mo. Kagaya na ng mga kasamahan ko dito sa trabaho na nagkakaroon sila ng other racket na nagtitinda sila ng pentang or nag-online business sila. So, good thing din yan na magkaroon kayo ng other income or other sources of income para magdagdagan yung income nyo and mas mabilis pa kayo makapag-ipon ng pera. So, yung next tip natin is don't buy the things that you don't need. Kagaya niya, marami ka pang damit, tapos bumili ka na naman ng other na damit. Hindi mo naman ginagamit. Ang tendency is tinatambak mo lang na tinatambak dyan. So, what's the sense of buying something na hindi mo naman kailangan, di ba? So, hindi ko naman sinabi na huwag kayong bumili ng mga bagay nyo. Gusto ko, ang sinasabi ko is in moderation sa pagbili ng mga bagay na hindi natin kailangan. So, yung next step natin is iwasan natin yung paglalabas natin kasi ang tendency pag lumabas tayo is nagkakaroon tayo ng mga gastusin. Kagaya nyan, gagastos tayo sa pamasahe and then gagastos tayo sa pagkain natin and then gagala ulit tayo. Magkakaroon ulit tayo ng gastos sa shopping natin which is not good. Okay na namang gumala paminsan-minsan pero wag naman yung lagi-lagi tayong gumagala. Lahat ng bagay na sobra is hindi maganda. So, yung next tip natin is minimize natin yung pag-online shopping natin. So, marami akong kasamahan na ganyan na kinagawian na yung pag-online shopping which is not maganda na magiging addict ka sa pag-online shopping na hindi mo na namamalayan na marami ka nang nagagastos sa online shopping mo and minsan, nagtataka ka na lang kung saan na pinta yung sahod mo which is not good na habit na gawin natin yan. So, yun lahat ng mga tips na binahagi ko. I hope na nakatulong yung mga tips na to na makapag-ipon ka ng pera. So, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe to my channel, Ginaline Channel. Salamat sa panonood ng video ko. And, ingat kayo lagi. Bye-bye!